So eto na mga kaibigan, sa naging unang laban ng Creamline Cools Masters dito sa PBL Invitational kontra sa koponan ng EST Cola ay mabilis na tinapos ng CCS ang laban sa loob ng tatlong set. And before that kaibigan, please huwag po munang kalimutan mag-like and subscribe and pa-hit ng notification bell. Maraming salamat po mga kaibigan, napakalakas talaga ng Creamline. Kahit sabihin natin naka high school o college volleyball o kanilang kalaban, no, ay syempre kahit papano hindi po naging kampante ang Creamline. Ginamit pa rin po nila ang kanilang first 6 lineup ng pangmalakas nila na ginamit nila sa semis at ginamit nila sa finals, which is itong si Gumabao, si Kyle Negrito, si Pangs Panaga, si Bea De Leon, si Bernadette Fons at si Erica Estonton. So tignan nyo mabuti mga kaibigan yung set 1, dito talaga consistent po ang Creamline, no? Talagang hindi sila nagpapabaya kahit sabihin natin na hindi ganoon kalakas etong kalaban na EST Cola. Kahit hindi sila nag-rotate ng mga player mga kaibigan, hindi sila kumuha ng ibang lineup sa first 6 lineup, no, yung mga bench player ng Creamline hindi nila pinalaro. At gayon din mga kaibigan, wala pa rin si Alisa Valdez, si Tots Carlos hindi pa rin nakapaglaro, no. Pero kung titignan nyo, walang problema mga kaibigan, set 1 talaga tambak na tambak po, no, itong EST Cola sa score po na 25-13. Well, pagdating ng set 2 dito po mga kaibigan, wala pa rin nagbago sa sistema nga po itong EST Cola. Kasi kung hindi nyo pag-aaralan o hindi nila pag-aaralan ang sistema po ng Creamline, hindi po talaga nila yan matatalo mga kaibigan. Yung set po ng first 6 lineup at yung lineup ngayon ng Creamline, ibang iba na po dati mga kaibigan. Mas magaling po ngayon dahil mas nakikita natin yung tunay na galing ng Creamline, especially si Bernadette Fons na nag-shine po ngayon, no? At mas nagagamit siya mga kaibigan. Sanay na sanay ang Creamline sa ganitong mga laban kapag may mga intense. Pero nakita naman natin set 2 pa lamang ay tambak na talaga ng malala itong EST Cola sa score po na 25-12. Pagdating naman ng set 3 mga kaibigan, early ng set 3 ay medyo pantay yung score, no? Pero nakita nyo naman, middle hanggang sa matapos yung set 3 ay never say die talaga, hindi po pinagbigyan, no, ng Creamline itong EST Cola, which is talagang hindi pagbibigyan dahil ilang laban lang naman dito sa PBL Invitational mga kaibigan. So ang inaabangan ngayon ng Creamline na kakalaban nila medyo magaling ay yung Kurashige Ablaze mga kaibigan, kung hindi ako nagkakamali. Malakas po na kupunan yun. So yung set 3 mga kaibigan, hindi wala tayong masyadong nakuhang intense na laban, no? Pero syempre alam natin nung una pa lang na mananalo ang Creamline. Pero syempre kahit alam nila na mananalo sila, hindi po sila nagiging kampante mga kaibigan. Etong kalaban na EST Cola hindi naman malakas, pero syempre naging practice mode nila itong mga kaibigan para mas mahasa sila, no, at mas ma-maintain nila yung momentum at chemistry nila sa mga susunod na game. And well mga kaibigan, patuloy ko po kayong i-update and please huwag kalimutan mag-like and subscribe. Maraming salamat po. So eto na mga kaibigan, sa naging unang laban ng Creamline Cools Masters dito sa PBL Invitational kontra sa koponan ng EST Cola ay mabilis na tinapos ng CCS ang laban sa loob.